May trabaho, may negosyo, kaagapay ninyo sa paghahanap buhay. May trabaho, may negosyo, kaagapay din sa pananagumpay. Kami sumasaludo sa inyong talino tsaga galing. Aming handog sa ating kapwa Pilipino. May trabaho, may negosyo. Mas pinaganda, mas pinalawak, at mas pinalakas na pagtuklas ng mga nag-uumabaw na oportunidad, hindi lamang sa trabaho, kundi pati sa negosyo. May trabaho, may negosyo! Kasama ang award-winning Radyo Natin broadcast journalist, Gladie Mabini. Tutok na! Magandang umaga na muli sa lahat ng ating mga kamanggagawa na nakatutok na sa atin. Kumusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? It's another brand new day for all of us. Opo, May 16, 2020. Kumusta po ang lahat ng ating mga minamahal na tagapakinig sa buong kapuluan? Lubos po ang ating pag-asa na sa kabila ng ating mga kinakaharap ay patuloy po tayong nakatayo at patuloy na hinaharap ang bawat umaga ng positibo ang pananaw sa buhay. Marami ho sa atin ang maaaring talagang nangangapa ngayon sa kung paano ba or saan ba ulit magsisimula after 2 months na halos walang galawan sa komunidad. At maaaring katulad ko, nakita nyo din kung paanong sa isang iglap ay pwede palang magbago ng ganoon na lamang ang lahat. Kapag inisip talaga natin ang pamumuhay na naghihintay sa atin ngayon dito po sa tinatawag na new normal, sino nga ba ang mag-aakala na sa ating panahon ay magiging ganito ang buhay, diba po? Parang hindi ka panipaniwala considering the advancement that we have sa ating technology at sa intellect ng tao. Pero aminin man natin o hindi, this is now our reality. Ito na po ang ating katotohanan. And sad to say, it is beyond our control. Lahat po ng kapangyarihan, lahat ng kayamanan, lahat ng impluensya na maaaring meron tayo, nawalan ho yan ng halaga when faced sa ganitong klase ng krisis. And yes, we are also faced with the reality na talagang tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat. He is above all things at siya lamang ang ating pag-asa, wala nang iba pa. May napanood nga po akong clip sa YouTube doon po sa AOC Network. AOC Network, kung saan ay inihahalintulad ng narrator ang bawat isa sa atin sa mga character ng isang libro. At sa sitwasyon natin, tayo ang character na yon. At lahat ho tayo nasa libro ng Diyos at sa istoryang ito, each one of us ay meron hong kalayaan na magdesisyon kung anong klaseng character or role ang ating gustong gampanan sa istorya ng aklat na yon. At anuman ang ating piliin, maging mabuti tayo or masamang karakter sa aklat na yon, mula simula hanggang wakas, lahat ho tayo ay nasa ilalim ng timeline ng Diyos. Sa madaling salita, alam ng Diyos ang ating pagsisimula at alam din niya ang ating pagwawakas. At lahat tayo, meron ho tayong wakas. We don't get to live forever in this world. Ulitin ko ha, we don't get to live forever in this world. Dahil ang mundong ito ay temporary lamang. Lahat ng meron ho tayo dito, kahit na anuman ang ating mga isinakripisyo, mga naging pagpapagal natin, lahat ng ating mga pagsisikap, mga naging bunga ng lahat ng iyan, hindi ho natin mabibitbit sa ating pagtawid sa kabilang buhay. The moment na hugutin ho natin ang ating huling hininga sa mundong ito is the moment that we also take
our first step sa atin pong eternity. That is why, mga kamanggagawa, talagang every day is really a blessing. Yung atin hong pagising sa bawat umaga, magmumulat ang ating mga mata, is really a blessing. Kasi ibig sabihin, it's another day for us, di ba po? Isang pagkakataon na muli upang maayos natin ang ating mga buhay, maitama natin ang ating mga pagkakamali, lalo na kapag hindi ho tayo sigurado kung ano ang naghihintay sa atin sa oras na iwanan natin ang ating katawang lupa na meron tayo ngayon. Dahil kung napamali ang karakter na ating ginampanan sa istorya, sa aklat ng Diyos, ay hindi na ho natin yun mababawi. Hindi na ho tayo makakabalik sa ating katawan upang itama ang ating mga kamalian na nagawa habang tayo ay nasa mundong ito. Pero alam niyo po, habang tayo po ay binibiyayaan ng buhay, meron ho tayong pagkakataon upang maging tama ang ating pamumuhay. Maging tama ang ating mga desisyon, maging tama ang ating pagpili, maging mabuti ang ating pagganap sa bahagi natin sa istorya ng ating buhay. Tama po. Para kung matapos man po ang timeline na meron ho tayo, wala ho tayong pagsisisihan. Kasi alam ho natin sa ating mga sarili that we make the most out of our days. Ibinigay ho natin ang lahat ng alam nating mabuti. Tama po. Dahil nagdudumilat po ang katotohanan na lahat po tayo ay merong wakas at hindi ho natin alam kung hanggang kailan tayo or ilang buwan, ilang taon pa ang meron tayo sa mundong ito. Hindi ho natin alam. At para sa kabatiran ng lahat, meron daw pong dalawang pinakamahalagang tanong ang kailangan ho nating sagutin with all our best. Dahil kapag nagkamali tayo sa ating pagsagot sa dalawang tanong na ito, nakataya ang ating buong buhay at ang ating buhay pagkatapos nating mamatay. Ang pangalawang pinakamahalagang tanong ay ganito, sino ang iyong pakakasalan at pipiliin na makasama habang buhay? Dahil alam naman natin na ang ating kinabukasan ang nakataya dito. Kapag nagkamali ho tayo sa ating pagpili, it will definitely affect our whole life. Tama po? At ang pinakamahalagang tanong sa buong mundo na kailangan ho nating masagot ng tama dahil hindi lamang buhay natin sa lupa ang nakataya, kundi kahit ang buhay lalo na naghihintay sa atin matapos tayong mamatay sa mundong ito. At ang katanungan na yan, opo, tama po. Tatanggapin mo ba si Kristo sa iyong puso? That is the number one very important question na kailangan ho nating tugunan to the best of our abilities. Salvation is a gift. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos sa sangkatauhan. He paid it with His life. At ginawa niya iyon dahil gusto niya na maligtas ang lahat sa atin, ang bawat isa sa atin. Kahit na sino pa tayo, kahit na ano pa ang ating nakaraan, gaano man kadumi ang ating mga pinagdaanan, kamanggagawa, the gift of salvation is being offered by God Almighty to each and every one of you, of us, na naririto sa programang ito ngayon. Pero upang masabi ho natin na tayo nga ang niregaluhan at maranasan natin ang regalo na ito, kailangan ho natin itong tanggapin. Kailangan ho nating desisyonan na tanggapin ang regalo ng kaligtasan sa ating buhay. And how do we do that? Of course, we accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior. We repent from our sins, pagsisihan ho natin ang ating mga kasalanan. And we start anew with Jesus leading our lives and living our lives
at the center of God's will. I was talking to a friend the other day, and she was telling me, no, dinidiscuss namin, pinag-uusapan namin ang mga pangyayaring ito sa ating mundo. Ang sinasabi niya, talagang we need to reset, no, reset everything. And I so agree. Ano ba ibig sabihin ng reset? Kung sa computer pa, kapag pinindot ho natin ang button na may nakasulat na reset, ang gagawin ho niyan, buburahin ang memorya ng computer at mag-restart ulit. Sa atin hong pagbabalik sa new normal na atin hong kakaharapin, lahat ho tayo magre-reset para makapag-restart. Ibig sabihin nito, kailangan nating balikan ang ating mga naging plano, ang ating mga naging prioridad, ang ating mga naging activities bago pa nangyari ang pandemic. At tignan kung ano ang kailangan nating i-adjust, ano ang kailangan nating alisin, ano ang kailangan nating baguhin, ano ang kailangan nating ipagpatuloy. At sana mga kamanggagawa, kasama po sa ating makita ang kahalagahan ng kalusugan ng atin pong mga kaluluwa. You see, maaaring katulad ng karamihan sa atin, isinantabi din natin ang ating spirituality. Maaaring hindi natin ito masyadong binigyan ng panahon, hindi natin masyadong binigyan ng atensyon kasi ang iniisip natin ay bata pa naman ako, or ay may panahon pa, or saka na kasi busy ako ngayon, pagka nag-retire na lang ako, saka ko naiintindihin ang aking espiritu. Pero alam niyo po, base sa ating karanasan sa pandemic na ito, sa isang iglap, pwedeng magbago ang lahat. Kaya sana mapag-ukulan din ho natin sa ating resetting ang kalusugan ng ating espiritu. Marami din ho sa atin ang maaaring nawala ng direksyon pagkatapos ng big interruption na idinulot sa atin ng COVID-19. This is really a big interruption to the world and to our lives. Tumigil ang lahat. At ngayong unti-unti ay kailangan na nating makabalik sa mundo. Hindi po maaalis yung pakiramdam na para ho tayong nasa alanganing daan, nag-aabang ng masasakyan, pero hindi sigurado sa ating mga sarili kung sasakay ba tayo kapag merong sasakyan nga na dumaan. The fear of the unknown, the fear of uncertainty, lalong-lalo na sa mga breadwinners ng pamilya, diba, na maaaring hindi alam kung may trabaho pa ba silang babalikan or hanggang kailan ba ang trabaho na pwedeng ibigay sa kanila ng mga kumpanya na maaaring namumroblema din kung paano ipagpapatuloy ang kanilang operasyon. Ano? Sa mga negosyante na nagsisimula pa lamang, hindi alam kung paano babangon, diba? Sa mga bagong mag-asawa, nangangapa kung paano ba nila sisimulan ang pagbuo ng pamilya sa gitna ng banta ng COVID. Sa mga no work, no pay na natatakot kung saan sila papunta or ano ba ang kanilang gagawin. This is really a hard time for all of us, and this is very heavy to bear. Mabigat, mabigat isipin, ano po. Pero alam niyo po, mga kamanggagawa, kung nauunawaan ho natin na hindi naman natin kailangang harapin ang kabigatan na ito ng nag-iisa, na meron ho tayong Diyos na nakahanda na tayo ay tulungan to reset, to be able to restart, hindi po magkakaroon ng puwang ang agam-agam at pagkabahala sa ating mga puso. Ang gagawin lamang ho natin, let us surrender all to Him. At hayaan ho natin na Siya ang magabay sa atin as we take that first step to the world again. Sa mga panahon na ako man ay may takot at pag-aalala din, I always remind myself na bagaman hindi ko naman talaga alam kung ano ang naghihintay sa akin sa kinabukasan, buong puso akong nagtitiwala na alam yon ng Diyos at nauna na Siya sa akin upang tulungan ako na harapin anuman ang nakalaan sa aking kinabukasan.
I hope, mga kamanggagawa, that you will have the same faith kahit na ano pa ang ating mga pinagdaraanan sa panahon na ito. Let us always remember that God is our refuge, He is our fortress, and He is a God in whom we can put our trust. Okay po? Welcome na muli sa ating palatuntunan, mga minamahal na kamanggagawa. Programang patuloy ho ninyong kaagapay sa inyong pamumuhay, kaagapay ho ninyo sa inyong pananagumpay. Ang atin pong may trabaho, may negosyo. Napapakinggan ho tayo sa lahat ng radyo natin FM sa buong kapuluan. Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ganitong oras, 7 to 8:30 ho tayo ng umaga. At tayo po ay napapakinggan din dyan po sa ating live streaming, ang radyonatin.com. Kung kayo po ay nasa Kamaynilaan or kaya naman nasa mga lugar na hindi abot ng signal ng ating local radyo natin, pero malakas ang internet, punta lamang ho kayo dyan sa radyonatin.com. Hanapin nyo po ang box na may nakasulat na listen live. Pindutin ho ninyo para magkarinigan ho tayo. Kasama ho natin mula sa ating control ang ating mga engineer sa ating technical team. Macneil Senchongco, Kiel Servito, PJ Nicolas at Christian Castro. Gladi Mabini po ito. Welcome po to the show. Matagal-tagal na nga palang hindi natin nababati ang ating mga kamanggagawa dyan po sa ating Facebook page na may trabaho, may negosyo. Kaya ngayong araw, sige nga po, mag-hi at good morning tayo sa kanila. Katulad po ni Maribel Bel Belen, Jesseline Pandi, kay Irene Rabacal, Danilo Pablico, good morning, kay Will Villabroza, Alan Tyrus, kay Ken Bueno, Tina Padillos Dimple, good morning, kay Inday Moring, kay Tony Madino II, Cherry May Gregorio, Leonardo Brasha, Australia Gides, kay Larry Pungay, kay Anna Lee Tabalno, ganun din kay Magalso Maricon at sa iba pa nating mga kamanggagawa na patuloy na sumisilip sa ating Facebook page. Magandang morning po sa inyong lahat at maraming salamat po for keeping us your company always. Ganon din po yung mga sumisilip dyan sa akin ding official account na Gladi Mabini, GladyMabini. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat for inspiring me always sa inyo pong mga mensahe na ipinapadala dyan. At sa ating mga tagapakinig ngayon na naghahanda ng maligo, huwag kalimutan, katulad ko, dapat ang gamit ninyo ay shield bath soap. Dahil yan po ang sabon na galit sa sakit, may malasakit at talagang sulit na sulit. Kaya mag-shield bath soap na po, mga kamanggagawa, 1250 lamang po ang SRP. At sa mga panahon na ito, para hindi na lumabas, magpa-deliver na lamang ng food, siguraduhin na may distancing sa delivery person, then alisin kaagad ang plastic or brown bag. Punasan ang mga binili ng tissue with alcohol or antibacterial soap bago ninyo ipasok sa loob ng inyong mga tahanan. Always remember, prevention is better than cure, kaya para sure, always practice good hygiene. A public service reminder from ACS Manufacturing Corporation, maker of Shield Bath Soap. Sa ating pagbabalik, mga kamanggagawa, magbibigay ho kami sa inyo ng mga panukala kung ano ang mga dapat nating tandaan sa ating mga sarili sa ating pagharap sa new normal. Kaya manatiling nakaantabay, magbabalik po si ako. May trabaho, may negosyo. Welcome back, mga kamanggagawa. Heto na tayo ulit sa ating palatuntunan. Kayo ho ba ay nandyan pa? Salamat po at patuloy pa rin kayong nakaabang. Sana po ay maayos ang lahat kahit pa bukod sa pandemic na ating dinaranas ngayon. Ay meron pang pagdaan ni Bagyong Ambo tayo na naranasan. Well, welcome to Earth! Ano po, sabi nga ang buhay, parang panahon lang din yan. Pabago-bago, pwede ngayon payapa, bukas may bagyo. Pwede ngayon maaraw, bukas maulan. Pwedeng okay ngayon, bukas ay hindi. Masaya ngayon, malungkot bukas.
Ganoon talaga, ano po, it's a cycle na kailangan ho nating pagdaanan. Hindi lamang upang maging balanse ang lahat, kundi ang bawat panahon po ng ating buhay ang siyang nagbibigay kulay at kabuluhan sa ating paglalakbay sa mundong ibabaw. Bahagi po iyan ng ating pagbabiyahe. Pero kahit ang panahon na hindi maganda ang karanasan na idinulot sa atin, tinakot tayo, nagbigay ng alalahanin sa atin, nagdulot sa atin ng agam-agam sa ating kinabukasan. Huwag ho nating kalilimutan, mga kamanggagawa, na dahil sa mga ganyang klase ng karanasan, ay marami ho tayong natutunan. Kaya tayo mas matatag ngayon, kaya tayo mas porsigido sa buhay ngayon, mas matapang ho tayo sa pagharap sa mga pagsubok at mas mabuti tayo bilang tao dahil sa mga karanasan na nagpaluhod sa atin. Maaaring nagpadapa sa atin, sumugat sa ating puso at kaluluwa. Kaya tama pa rin po yung sinasabi sa Bible na rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Dahil all things work together for good for those who love the Lord. So kahit na masakit, kahit na feeling natin ay nawalan tayo ng pag-asa dahil sa mga mapapait na karanasan na meron ho tayo, still ang mga karanasan na yan ang nag-udyok sa atin para tayo po ay may matutunan sa buhay. Sabi nga, wala hong failure. Learning lamang ang meron. So sige lang po mga kamanggagawa, ituloy ho natin ang buhay because after all, God is in control. At dahil medyo maluwag na ang community quarantine sa ating mga lugar, may mga paggalaw na tayong pwedeng gawin kahit na limitado pa rin. May mga kumpanya na papayagan ng mag-operate ulit at may mga tao na kailangan ng bumalik sa kanilang trabaho. Mahalaga po na tayo ay makapagsimula ng tama if we are about to restart everything. Diba po? Kaya ang tanong mga kamanggagawa, ano nga ba ang mga bagay-bagay na kailangan nating tandaan sa ating pagharap, sa ating mga trabaho, sa ating mga career, sa ilalim ng new normal? Yan po ang ating pag-uusapan dito po sa ating trabaho tips. Ano nga ba ang mga bagay-bagay na kailangan nating tandaan sa ating pagharap, sa ating mga karera, sa ilalim ng new normal? Number one, focus on God's plan for your life. You have to follow your calling. Dahil bagaman napakalaking interruption para sa bawat isa sa atin ang COVID-19, hindi po niyan binabago ang panawagan at plano ng Diyos para sa ating buhay. Katulad po ng madalas kong i-share sa inyo, wala na pong hihigit pa sa kaalaman na pwede ho nating malaman, kundi ang knowledge na may purpose pala ang buhay natin at binigyan tayo ng pagkakataon na i-fulfill ang purpose na yon in our lifetime sa kabila ng mga interruptions na naganap, nagaganap at magaganap pa sa ating buhay. At kung sa mga panahon na ito ay hindi pa rin ho natin alam ano ba talaga ang dahilan bakit tayo nabubuhay, hindi ho ba very fulfilling yung maunawaan natin na valuable pala tayo sa mundong ito, sa ating pamilya or sa ating mga sarili mismo, na meron ho tayong parte na gagampan na tanging tayo lamang ang makakagawa, na may gamit pala, may value pala ang ating paghinga at hindi tayo mabubura sa kasaysayan ng ating angkan, sa kasaysayan ng ating pamilya o kaya naman ng mundo nang ganoon lamang. Ipinanganak tayo for a reason, kamanggagawa, at mahalaga na ang rason na yon ang ating ginagawa ngayon. After this quarantine,
na kinapapalooban natin, huwag na ho tayong magsayang ng panahon. Let us make sure na whatever we do, nakalinya ito sa panawagan para sa buhay natin. At gampanan ho natin ang panawagan na yon with the best of our abilities. Kung ikaw ay isang guro, hindi aksidente na ikaw ay nagtuturo. You have to do your best. Kung security guard ka, gampanan mo ang iyong tungkulin sa abot ng iyong makakaya. Kung ikaw ay isang kawani ng pamahalaan, anuman ang inyong posisyon, inilagay ka sa posisyon na yan to make a difference. Anuman ang panawagan sa iyong buhay, focus. Pwede kasing kahit na nangyari na itong pandemic na ito, na lockdown tayo and all, we still miss our calling. Babalik tayo sa mundo, babalik tayo sa new normal, kikilos ulit, gagawa, pero hindi natin alam kung ang atin bang ginagawa ang calling para sa atin. Kung tama ba ang daan na gusto pa rin nating tahakin. Kung meron ho tayong mga ganyang katanungan sa ating mga sarili, then kamanggagawa, let us pause and think and pray. Dahil katulad nga po ng nababanggit natin, if we know God's purpose for our lives, at yun po ang ating ginagawa. Lagi po tayong may joy, may contentment at fulfillment sa ating puso. At hindi ho natin aalalahanin kung ano ang meron sa bukas. Ang importante, alam natin na ang Diyos ang nangunguna sa atin at siyang bahala sa buhay natin at sa kinabukasan natin. Pangalawa na dapat ho nating tandaan, mga kamanggagawa, we have to offer ourselves as the opportunity, not the one looking for opportunity. Sa atin pong pagharap sa new normal na ito, marami hong pagbabago ang magaganap. And yes, dahil sa mga maaaring madaming mga negosyante ang magre-repurpose, magre-realign, magre-restart din ng kanilang mga negosyo, ng kanilang mga produkto, ng kanilang mga serbisyo. Maaaring marami din po ang mawalan ng trabaho at humigpit ang kompetisyon to find a job. This will also be very, very challenging kahit doon sa mga may trabaho pa. Dahil mas kailangan nilang mag-perform, mas kailangan nilang patunayan that they should be kept in their position. Saan man tayo sa dalawang ito na sitwasyon, mag-a-apply sa trabaho o kailangang manatili sa trabaho, we need to offer ourselves as the opportunity for the company. At huwag ho tayong mabahala kung sa mga nakaraang panahon ay hinasa natin ang ating mga talento at kakayanan. Mararamdaman ng kumpanya na may magagawa tayo para sa kanila. Gugustuhin nilang i-hire tayo kasi alam nila na may bahagi tayong pwedeng gampanan sa kanilang negosyo. Dapat ay kakitaan tayo ng kumpanya ng kapasidad na tumulong sa kanila para sila ay makabangon. Sa pagharap po natin sa new normal, let us offer ourselves as the opportunity for the company. Pangatlong dapat ho nating tandaan, we have to care for results. Sabi nga, efforts are appreciated, but output is required. Now, more than ever, this is more important. Madami ho ang sumasablay dito. Mga empleyado na walang pakialam sa sitwasyon o kalalagayan ng kanilang mga kumpanya. Sad to say, meron ho talagang mga ganyan. Halimbawa, sa isang sales company, maaaring mababait naman ang mga sales agents at somehow, no, meron namang ginagawa para sila ay makabenta ng kanilang produkto. Pero hanggat walang cash na naipapasok sa kaha, matatawag ba nating epektibo sila? Hindi, di ba po? Sa trabaho po, anuman ang ating tungkulin, importante ka manggagawa na meron ho tayong resulta na maipakita. Importante na meron ho tayong maiambag para manatiling nakakasustain ang ating kumpanya. Marami pong workers ang madalas ay nabibitag sa mindset na, ah, basta may sahod ako sa quincenas at atrenta, bahala na sila sa iba pa. So ang ending, mga kamanggagawa, mediocrity ang performance. Average, kumbaga, hindi po exemplary. At sa panahon na ito, we need to be exemplary.
the best of our kind para hindi ho tayo maging dispensable o yun bang madaling palitan. Dapat ay maniguro ho tayo na meron tayong output, meron ho tayong natapos, meron tayong resulta sa atin pong mga ginagawa. Hindi po pwede yung meron lamang tayong sinimulan. Dahil ganun din po sa buhay. Importante na meron tayong nasimulan, pero mas importante na meron ho tayong matapos. Pang-apat na kailangan ho nating tandaan sa atin hong pagbabalik sa ating mga trabaho, we have to understand our role in our team. Kailangan alam natin ano ba ang ating bahagi sa ating kumpanya. Ano ba ang inaasahan sa atin? Unawain natin ito at gampanan ho natin. Hindi yung posisyon lamang ang meron tayo pero hindi naman natin alam kung ano ba ang ating gagawin or kung paano ba natin ito gagawin ng tama. As we brace for the new normal, mahalaga po na unawain natin ang ating bahagi at gampanan natin ito ng buong husay at ng buong pagmamahal. There should be no room for mistakes. Hindi ho pwedeng magkamali habang bumabangon pa lamang tayo. Kaya ang tamang pagganap sa ating tungkulin ay very crucial sa tuluyang pagbangon ng ating pinaglilingkurang kumpanya or pinaglilingkurang tanggapan. Let us set an example for the rest to follow. Panlima, let us show integrity in all that we do. We have to be diligent, we have to be honest, we have to be reliable. Sabi nga po natin, pakatandaan natin ang bawat assignment na meron tayo, ang bawat task or responsibility na nakaatang sa atin ay buhay na patutuo sa kung anong klase ng tao tayo. Kung ang trabaho ho natin ay laging kulang sa laman, legacy natin yan. Katulad ng kung ang bawat gawa na meron tayo ang pinakamaganda sa lahat, legacy din natin yan, mga kamanggagawa. Tayo po ay kikilalanin at matatandaan sa kung anong kalidad meron ang trabaho natin. So as we go back to our work, let us show integrity in everything that we do. Pang-anim, pinaka-importante sa lahat at hindi ho natin dapat kalimutan. Pray. Because prayer protects us. Prayer gives us comfort. Prayer gives us confidence. Prayer changes things. Sa atin pong pagharap sa new normal, we need to pray harder, more frequent, and more intense. It is our direct communication to the source of all good things, God. At now, more than ever, we need Him to direct us, to lead us, to protect us. Kaya huwag ho natin kalilimutan, mga kamanggagawa, sa bawat umaga, pagharap natin sa ating araw, pray always. Okay po? Ano daw ang mga bagay-bagay na kailangan nating tandaan sa ating pagharap sa ating mga karera sa ilalim ng new normal? Let us focus on God's plan for our life. Let us offer ourselves as the opportunity to the company. Let us care for results. Understand our role in the team. Let us show integrity in all that we do. And most importantly, let us not forget to pray. Sana po ay may nakapulutan kayong aral sa ating tinalakay for today. At dahil magiging bahagi na ng new normal ang mga virtual meetings, naimbitahan po natin sa ating palatuntunan si Dr. Ruby Roan Cristobal, isa pong mabuting kaibigan, isa rin pong anchor ng DZRH RHTV program na Radyo Henyo. But at the same time, siya po ang chief ng DOST-SEI. At ibabahagi niya sa atin mamaya ang kanyang mga personal na karanasan at mga personal na panukala kung paano ba tayo dapat na nagbibehave sa mga virtual meetings na maaaring kaharapin natin sa ilalim ng new normal. Mamaya po iyan sa ating pagbabalik. Kaya mga kamanggagawa, dyan lamang po kayo.
Tuloy-tuloy ang pagtuklas ng mga nag-uumapaw na oportunidad sa trabaho at negosyo. Nagbabalik ang May Trabaho, May Negosyo! Okay po, mga kamanggagawa, tayo nga po ay nagbabalik sa ating palatuntunan. Maraming salamat sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Luzon, Visayas at Mindanao na lagi pong nakaabang every Saturday sa lahat po ng himpilan ng radyo natin FM. Maraming salamat po sa inyo at patuloy na pagbati ng isang magandang morning. Alam nyo nga po, sa ating pagharap sa new normal na ito na atin hong tinatawag ay marami tayong mga adjustments na kailangan gawin at kasama ho dyan ay ito pong mga work from home, diba? At pag pinag-usapan ho ang work from home ay kadalasan online ho iyan. At napakaganda nitong ating magiging talakayan ho ngayon dahil ang ating makakapanayam, yan ang kanyang ginawa sa halos 2 buwan na siya lamang ay nasa kanilang tahanan. And yet, very, very productive pa rin. Maaaring natatandaan ninyo siya dahil suki din naman natin siya sa ating programa. Siya po ang chief ng DOST-SEI. At the same time, anchor din ho siya ha ng programa natin sa DZRH at RHTV, yung pong programa na Radyo Henyo. Opo, ang programa na sinusundan po ng ating May Trabaho sa DZRH at RHTV. Siya po ay proud na sabihin na siya ay senior citizen and yet very, very productive pa rin. Mga kamanggagawa, i-welcome ho natin sa ating palatuntunan, Dr. Ruby Cristobal. Doc Ruby, good morning sa inyo. Good morning, Vladdy. Good morning sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga at sana ay magandang iningising na yung araw na ito. Maraming salamat at napaunlakan ninyo ang aming imbitasyon na kayo ay makapanayam. Katulad nga po ng sinasabi ko kanina, sa halos 2 buwan na tayo ay merong enhanced community quarantine dito sa Metro Manila, kayo po ay nasa tahanan lamang ninyo. Working from home at still very, very productive, lalong-lalo na sa inyong posisyon. Ano po ang inyong naging karanasan working from home? Okay, siyempre pag nasa bahay tayo, hindi lamang pagsusulat, pag-iisip at pagpuplano ang ating ginagawa. Kadalasan ay para rin tayo sa opisina, kailangan natin makapag-usap, kailangan natin makapag-communicate dun sa ating mga kasama sa trabaho o yung ating mga partners outside of the office. So, necessarily, minsan hindi po pwede yung telepono dahil kailangan na ay marami yung mag-usap. Kapag ganito ay kailangan nagkakakitaan kahit paano ng lupa o meron mo mga sinishare ng mga files on screen. So, ang ginagawa ko po, madalas po ako nasa virtual conference o yung tinatawag natin virtual meetings para makausap at nakapanaya yung ating mga kasama sa opisina, ating mga boss. Katulad niya yung kapatapos ko lang ng meeting with our bosses sa DOST, Aris Secretary, Assistant Secretary, yung mga directors at mga kasama ko rin para magawa namin ang paraan yung mga activities natin na apekto man talaga itong ating enhanced community quarantine at siyempre dahil na yan sa COVID-19 pandemic. Mm-hmm. Kumusta po naman ang inyong karanasan? Like, hindi ho ba nakakapanibago na someone like you na very active sa labas before the pandemic ay biglang nandito sa bahay and doing all the works via virtual meetings? Ano po ang pakiramdam? Okay. Una, talagang napakahirap mag-adjust. No? Kasi syempre, kahit naman sabihin natin, prepared kami sa mga business continuity at mga recovery plans natin, no? Para sa mga ganitong sitwasyon. Hindi naman natin inasahan na ganito katagal. Tatagal itong ating mga pag-iingat dito sa COVID-19. Mm-mm. Ang alam ko noon, inaasahan ko noon ay 1 o 2 linggo, pero hindi natin alam matatagal ng 2 buwan o baka higit pa. So, medyo mahirap dahil yung ibang makakausap mo ay nahina ang internet. Mm-mm. Or hindi masyadong attentive, so ayaw gumamit ng platform namin kasi yung platform namin ay may subscription kami dyan. Yung ginagamit namin ay hindi lang yung mga platforms ng virtual meetings na free para ho kahit yung tagal at
secure talaga yung aming mga meetings at aming mga files. So, big adjustments, but on the third week, take mo, fourth week, we're able to adjust and nagdagdag din po kami ng iba pang mga bagay sa aming infrastructure para mapagandaan pa itong mga susunod pang hamon ng ganitong sitwasyon. Lalo na ako, di ba? Tama. Ang VF20 ay maaari rin magkasakit at maaari maging carrier. At ang matatanda ay vulnerable, lalo na yung may mga underlying conditions like diabetes. Doon sa mga bata-bata, I think they were able to adjust. Pero ang pinakamahirap siguro, yung pagkakaroon ng oras is an eye common. Kasi nga, kailangan mo pang sabihan yung mga tao na, mag-meeting tayo bukas. Kasi may mangyayaring hindi inaasahan. Like, kailangan magpunta sa barangay, o kailangan biglang mag-grocery, alam mo yun, or may dumating na nag-survey. So, parang yun na nga lang yung time minsan, kailangan mong mawala yung tao niya. So, kulang. So, yung ganun situation, hindi kasi naiiwasan. Ayun. At yung mga challenges. Yung internet. Problema talaga yan, yung internet. Yes. Yung connection. Hindi lang sa mga iba na naka-isolate. No? Kasi yung iba nasa bahay, mayroong ibang skeletal cord na pupunta sa opisina. Kahit malakas yung connection ng host. Okay? Kung yung mga participants doon sa virtual meeting ay nasa bahay at gumagamit lamang ng, for example, LTE data, masyadong mahina. Mali hindi talaga kinakaya. Nagsasadal ay napuputol. So, they have to reconnect again. Minsan, pero din hindi na-establish ng connection. Teleconferencing na audio na lang lahat para mas magkaintindihan. Yung sinasabi kong mas mahirap siguro yung kapag humahaba na yung meeting. And then, alam mo naman, kapag for example, gumagamit ka ng isang platform, syempre, ang tendency ay hindi naipapakita yung buong katawan mo. Either half body, or hanggang dibdib, mukha lang. Yung iba naman, ayaw magpakita, di ba? Or mata lang yung nakikita mo dahil hindi na inaayos yung kanilang camera. So, alam mo, it tends to more than 15 minutes. Hindi nga boredom yung nararamdaman mo. Yung parang nakakapagod. You only see talking head. And then you also have to think, you also have to decide. You'd be talking to a lot of heads. Imagine, 2 to 3 hours kahit ipag-usap ka na. Parang ID picture lang yung kaharap mo kung nagsasalita. While, at first, it can be so amusing to be seeing each other's faces after a long time. Ang epekto, ewan ko sa iba, parang mas napapagod ako. So you have to exert more effort. Kayo, yun talaga ang inyong naging way of your career for the past 2 months halos na puro virtual meetings. Although hindi pa na-establish yung ano ba yung ethics sa mga virtual meetings, sa palagay ninyo, ano ba yung dapat na i-observe? Kasi yung kung ang mga kamanggagawa natin will be doing that already sa pagpasok ng new normal na ito, ano yung mga bagay-bagay na dapat nilang tandaan sa pag-attend ng mga virtual meetings para masabi na very professional pa rin ang kanilang conduct? Sa paghahanda sa isang virtual meeting, importante na meron kang plano at yon ay kaakibat yung mga listahan at sino yung gusto mong kasama sa isang meeting, yung mga participants. At then ang mga dokumento na gusto mong i-share on screen, dapat nakahanda yun at nandun din mismo yung computer para pwede mong i-share sa screen during the discussion. So, kailangan mo rin bigyan ng reminder lahat ng mga mag-a-attend na gusto mo way before the meeting starts para mag-online sila at pwede din sila sa meeting. Para sa lahat, whether you're a host of participant or a participant, tapos medyo nakabigis ka ng kaunti. At least na proportion. Huwag ka naman mag-medias. Huwag ka naman hindi nag-supply. Itali mo man lang yung mukha. Kahit hindi ka mag-makeup. Pero kung yan ay i-re-record o i-broadcast, kumwari sa FB Live, tapos makaayos ka. Kasi institutional material pa rin yan. Okay. So, depende sa purpose ng inyong meeting, dapat mag-ayos ka. Pangatlo, dapat yung mga participants, and even the host, lahat na nagpa-participate sa isang virtual meeting, alam nila kung kailan lang sila dapat magsalita. It's not like an ordinary conversation. Dapat tumatayin ka, alam mong para sa iyo, kunwari, yung tanong, at well, you, ako ha, I try to refrain from doing side comments
para hindi nasasapawan sa audio at para matter of respect or etiquette in virtual conference, you allow the person to finish his or her sentence or his or her point before you speak. Don't interrupt. Ganon. As a speaker, hanggat maaari din, huwag ka naman magkwento ng super haba na parang matugod na lahat. Try to be more concise, answer the questions properly, at kung ready ka, may notes ka, yun lang yung i-discuss mo. Ang apat, kung official yung purpose ng meeting, tapusin mo muna yung meeting bago kayo magkaroon ng mga personal chat. Okay. Leave that to Messenger or to a chat. Oo. Because when you do virtual meetings, you're like attending a meeting that is formal or quite informal, pero official. Diba? Okay. So, mara-record kasi eh. Dun sa face-to-face, pwede kang makipag-chismisan kasi hindi na yan, kumbaga, pwedeng exclude sa minute. Mm-mm. Eh, pag nirecord na yun yung virtual, i-edit mo pa ba yan? Ako, I'm also, guilty of sometimes making those mistakes na biglang, ano ba nangyari kasi doon, di ba? Biglang side story. Mm-mm. Well, you try to avoid doing that during virtual meetings. Ayan. So, very organized, very systematic, and everybody should know his or her role and be prepared for it. Which is, dapat na i-observe talaga kasi nga, syempre, limitado yung physical meetings. Napakaganda po ng inyong mga obserbasyon at napakaganda ng inyong mga panukala para sa ating mga kamanggagawa na nakikinig ngayon. Maaaring ganito na ang magiging buhay sa trabaho, yung mga virtual meetings na ito. Sa palagay ho ninyo, Doc Rubinos, lalong-lalo na sa mga nasa bahay lang ngayon, eto kayang wala tayong masyadong physical na engagement sa ibang tao, may epekto sa ating mental health? Kasi isa rin yan sa mga tinitignan ngayon eh, yung mental health natin, kasi nga we are social beings, di ba? Baka mamaya maapektuhan tayo. Sa palagay nyo? Yes, that's true. That's very, very true. Especially for those who hindi naman introverts, no? Mm-hmm. Some of my friends would tell me, wala silang problema doon kasi they're used to it. Pero not really, di ba? If this is going to be for a long time, hindi rin magiging, sabi natin, makakabuti sa ating kaisipan. Mm-mm. Kasi kailangan din naman natin ng konting exposure sa ibang tao. Unang-una, kung meron kang dating ginagawa, kung ikaw ay active pa socially, no, meron kang hindi na magagawa. Yan ay isang, hindi naman natin nagsabing risk or threat. But it is a major, major adjustment that you have to do. Kasi wala kang makakausap. Kung meron kang best friend, no, na lagi mong nakakausap. Kapag ganito kasi minsan, pinapakiramdaman mo kung may oras ka. Diba? So, yung physical distancing is really going to be a problem kung prolonged. Okay? Pero, depende yan sa tao, no? Mm-hmm. May mga paraan naman para, sabi nga natin, ay masolusyonan yung ganyang mga nawawalang opportunities at mga pakikipagsalimuha sa tao. Diba? Mm-hmm. Pwede naman tumawag, pwede mag-text. So, talagang napakahalaga ng flow ng technology. Number two, we have to be very aware of our mental state. Hindi ako, my first 2 weeks, para kung ano eh, sabi ng anak ko, para kung war siya. Mm-hmm. Parang diba, the human tendency is to survive. Mm-hmm. So, kung ang pagkakaalam mo ay ganito ka-fatal yung ibang nagiging cases dahil dun sa, hindi naman lahat, ano? Dahil dun sa pandemic, dahil dun sa sakit. Ang una mo reaction ay to shield yourself. In the first 2 weeks ako, feeling ko kailangan nasa kwarto lang ako. Dun ako makain, dun ako lahat, no? Dun ako nag-i-stay, mag-apon, dun ako nag-work, dun ako lumalabas sa sala. Lahat ay inaalkoholan ko, nilalagyan ko naman yung tubig, parang 40 times ako maghugas ng kamay sa isang araw, so makikita wow. Ko dahil uh-huh. Yun ay parang, in a way, parang paranoia. And uh-huh. I thought I was the only one na ganon. At nung mag-usap-usap kami magkakaibigan at magkakasama, halos lahat ay ganon, naging pakiramdam. O, lalo na yung mga dati ay active, biglang ikinulong sa loob, tapos biglang ang sama ng balita. So ako, ang naging coping mechanism ko, I stopped hearing news muna for a time. Ngayon, okay na ako, pero hindi sa TV.
I want to control the content that I consume from the media. Mm-mm. Because I am aware of the effect on me at this time. I can be anxious. Pwede kong matakot na hindi naman pala totoo yung balita. Mm-hmm. Kasi may mga, let's accept it, may mga balitang nandiyan na agad sa news ng isang programa sa television, pero hindi pa pala masyadong nade-verify. Samantalang ako, ang ginagawa ko, kahit Facebook, hindi ko masyadong binubuksan lahat ng nasa newsfeed ko. Mas tinitignan ko yung timeline at yung mga videos ng na gusto ko lang, cooking, mga stories, mga happy vlogs na nilalagay ng mga ibang siguro nagpapalipas din ng lungkot o ng takot. Selective ako, naging selective ako. But without saying na kailangan ko pa rin malaman kung anong nangyayari sa paligid kasi nasa media tayo. Yes. Number two, tayo ay meron ding posisyon sa gobyerno na kailangan mong mag-desisyon based on certain information at mga protocols ng gobyerno or issues. But I made sure that I am the one in control of the content that I would need. Hindi ko na pinagpapaubayan sa television. So off ang TV, wala akong unwanted info na alam kong makakapagbigay sa akin ng hindi magandang pakiramdam dahil hindi ako makakapagtrabaho. Eh, kailangan ko magtrabaho. Ayun. Nako, nakakatuwa naman ang inyong mga ibinahagi sa amin today. I'm sure ang ating mga kamanggagawa ngayon ay maraming mga nakuhang idea, no, kung paano rin nila ihahandle, kung paano rin nila haharapin ang mga maaaring pagbabago na dala ng ating new normal. Dr. Ruby, maraming salamat po sa inyong panahon na ibinigay sa amin para makapanayam kayo dito sa ating program. Madami rin ho akong natutunan. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much for the opportunity at sana nga ay makatulong yan sa ating mga kamanggagawa dahil this is the new norm, whether we like it or not. It will take a long time but we'll fix it that way. So, lagi nating tandaan na maging handa sa anumang mga pagbabago dahil marami pang darating. Thank you so much mga kamanggagawa. Napakinggan po ninyo si Dr. Ruby Roan Cristobal, no, sa ating pong programa ngayon. At sa lahat ng ating mga nakasama, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-agapay, lalong-lalo na sa ating technical team. Gladi Mabini po ito, patuloy na sumasaludo sa talino, tiyaga at galing mo Pilipino. Ito po ang may trabaho, may negosyo. Hanggang sa susunod na muli, God willing, God bless you kamanggagawa, God bless our Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sumainyo ang programang tuloy-tuloy sa pagtuklas ng mga nag-uumapaw na oportunidad sa trabaho at negosyo. Mas pinaganda, mas pinalawak, at mas pinalakas. May trabaho, may negosyo. Hanggang sa muli. May trabaho, may negosyo. Kaagapay ninyo sa paghahanap buhay. May trabaho.